Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga kasama natin na nag-worship ngayong gabing ito, sa inyong pong mga tahanan sa buong pamilya, ay sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon ngayong gabing ito. Tayo pong lahat ay yumuko, pumikit at manalangin. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami hindi man magkakasama physically, pero Lord God, patuloy niyo po kaming binibigyan ng iisang espiritu, ng iisang puso, Panginoon, para magbulay ng iyong mga salita, para Lord God ay mas tumatag ang aming mga pananampalataya. Marami pong salamat sa ganitong mga klaseng pagkakataon na kami pa rin ay nakakarinig ng mga mensahe mo. Samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay at pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Mangusap po kayo sa bawat isa. Marami pong salamat, Lord God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Nais ko pong basahin sa atin ang verse mula sa Isaiah chapter 66, verse 13. Ganito po ang sinasabi. Aalawin kita, Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Sa English po ay, as a mother comforts her child, so will I comfort you. The Lord will comfort us. Amen po ba? The Lord will comfort us. Sabi po dito, parang isang ina na aaliwin daw tayo ng ating Panginoon. Siguro po, tayong lahat ay may nanay. Hindi naman tayo basta sumulpot na lang sa mundong ito, di ba? Meron po tayong mga nanay, meron tayong mga ina na nagluwal sa atin. Ano-ano po ba yung mga description ng isang nanay para sa atin? Kung meron po kayong idea, pwede nyong i-comment down below. Ano ba yung mga nanay natin? Mapag-alaga, loving, kind, compassionate, kung ano yung nararanasan mo, nakikisimpatiyad din siya sa nararanasan mo, di ba? Empathic, hindi lang basta sympathetic, pero empathic siya. Inilalagay niya mismo yung sarili niya dun sa sitwasyon mo. Minsan nga sinasabi nila na sana ako na lang yung may sakit, di ba? Lalo na pag baby pa yung mga anak na sobrang hihirapan. Gusto nila sila na lang yung makakaranas. At marami pang mga bagay. Marami pang mga description sa ating mga ina na hindi natin maisa-isa. Hindi natin maisa-isa kasi sobrang dami nito. Pero isa ang tiyak na kapag ang nanay ay nagmahal, yun ay totoo. Kapag po ang pagmamahal ng nanay ay pinag-uusapan, yun ay sobrang authentic. Walang halong pagkukunwari. Kung mahal ka, ay mahal ka. Lalo na sa mga nanay, sa mga anak. Diba po? Kasi sila ang nagluwal sa atin. At ganun na lang yung pag-aalaga nila sa atin. Diba, nung bata tayo, hanggang ngayon, they comfort us. Kahit nga po, may mga asawa na siguro yung iba, pero iba pa rin kapag andyan yung nanay mo. Iba pa rin kapag nakikita mo yung aruga ng isang ina. Diba? Yung mga sanggol, kapag umiiyak, yung mga nanay hindi mapakali. Kapag yung sanggol umiiyak, andiyang bibigyan ng pagkain, papatidihin, andiyang bibihisan ng damit, baka may kumagat na mga insekto, andiyang check kung nadumi ba yung bata. Basta hanggang sa tumigil yung bata sa pag-iyak, dun lang titigil yung nanay sa pagtingin kung ano yung nangyayari sa anak niya. Amen po ba? Ganun yung mga ina. Ganun sila mapag-alaga. Ganun sila mag-comfort. As well as ang ating Panginoon daw ay in-illustrate siya na parang isang ina na i-comfort tayo sa lahat ng pagkakataon. Importante po yung role ng isang ina sa buhay natin. Di po ba? Sa batas nga natin, below 7 years old, kapag naghiwalay yung mag-asawa, saan mapupunta yung mga bata, hindi po ba sa ina? Kasi naniniwala tayo na yung love and care ay mas talagang nakafocus ang nanay doon kapag sila yung nag-alaga sa mga bata. Pero na lang sa ibang mga considerations ay hindi sila mapupunta. Pero unang-una, sa nanay ibinibigay ang custody ng bata. Di ba po? So, ganun po kasi yung pag-aalaga ng isang ina. Sobrang authentic, sobrang totoo.
ganun sila mag-comfort. Diba po? As well as yung Diyos po natin na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal ay in-illustrate na po sa pagmamahal ng isang ina. Ibig sabihin, makakalapit tayo sa kanya, sa ating Panginoon, without hesitations. Mapupuntahan natin siya, maiiyakan natin siya, masasabi natin lahat ng nararanasan natin sa harap ng Panginoon na walang judgment, walang halong judgment. Alam niyo po, minsan kasi, parang, ay, pag sinabing Lord, ay, Lord, dapat sobrang, parang nakakatakot, o kaya, ay, eto yung will niya, eto na lang to, parang ganyan. O kaya, pag sinabing Lord, ako, kailangan sundin ko to, ganun. Pag Lord, kailangan, yung mga bagay na gagawin ko, perfect lahat, di ba? Parang nagiging matatakotin na tayo pag sinabing Lord, pag sinabing Panginoon, pag sinabing Diyos. Pero yung bagay na minsan nakakalimutan natin, pag sinabing Lord, para yung mother. Pag sinabing Yahweh, para yung ina na nagko-comfort sa ating lahat, na nagbibigay ng kapanatagan sa buhay ng bawat isa. Hindi natin siya basta titingnan lang as Lord, ay Diyos to. Parang ganon. Pero titingnan natin siya as someone na pwede nating lapitan. Diba? Father, like, minsan kasi, diba, pag figure ng father-like, ako, medyo authoritarian, baka medyo dapat susundin ko lang yung gusto niya. Pero pinakita sa verse na to, yung mother-like figure na ang Diyos natin ay kinocomfort din tayo. Meron siyang malambot na puso para sa mga anak niya. Iba-iba po tayo ng nararanasan. Hindi man natin ito makukwento sa ibang mga tao. Minsan tayo na lang yung nakakaranas nito. Tayo din yung nag-iisip. Pero sa kabila ng mga nararanasan natin na yun, meron po tayong Diyos na magkocomfort sa atin. Meron tayong Diyos na nakikinig ng lahat ng daing natin. Sa kalagitnaan po ng pandemic na to, may iba't ibang klase tayo ng kahirapan na nararanasan. Hindi lang material, minsan spiritual, emotional, di ba po? At sa iba pang mga aspeto ng buhay, ay nahihirapan tayo. Pero ang sinasabi po sa atin ngayong gabing ito, ay ang Panginoon ang magko-comfort sa ating mga buhay. Ang Panginoon po ay parang isang ina na palaging nandyan para sa ating lahat. Ang Panginoon ay parang isang ina na hindi yan matatahimik hanggat hindi ka nagiging okay. Ang Panginoon po ay hindi mapapalagay hanggat nakikita niya yung mga anak niya na nahihirapan. Po, hindi siya titigil na gawing mabuti yung kalalagayan ng buhay natin. Gusto niya yung kalalagayan ng buhay natin ay maayos. Gusto niya ay maging masaya ang bawat isa sa atin. At ganun po ang ating Panginoon. The Lord will comfort you. The Lord will comfort us. Sabihin niyo po sa mga kasama niyo sa buhay, the Lord will comfort you. Po? Comment down below na the Lord will comfort you. Let us spread the love of the Lord, the peace of the Lord, na the Lord will comfort us during this pandemic. Kahit GCQ na tayo, hindi pa rin nawawala yung virus, pero sa lahat ng nararanasan po natin sa ating mga buhay is lagi nating tatandaan that the Lord will comfort us. Pwede po bang gawin natin to? Tapikin natin yung mga sarili natin, sabihin natin yung mga pangalan natin, at sabihin natin, the Lord will comfort you. Para kung ganito, Jidane, the Lord will comfort you. The Lord will comfort us. Comfort us po sa ganitong pagkakataon. And God is our fellow sufferer. Sa bawat paghihirap po ng buhay natin ay kasama natin ang Panginoon. Hindi siya nanunood lang. Minsan po ganun eh, no? Parang, ay, nanunood lang yata si Lord. Parang hindi naman siya nakikiparticipate sa sufferings ko. Pero ang totoo po ay kasama natin ang Panginoon sa bawat kahirapan ng buhay. Lagi siyang nakaagapay sa atin. Hindi lang siya basta nanonood, tinitingnan kung ano yung gagawin mo, tinitingnan kung ano yung magiging resulta ng ginagawa mo.
Pero sa lahat po ng pagkakataon, during these times, lalo na sa mga ganitong pagkakataon, ay kasama natin ang Panginoon. Nagmamanifest yon sa mga taong sa paligid natin, sa ating mga buhay mismo, sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. And the Lord will always comfort us. So ngayon pong gabing ito, ay lagi natin tatandaan that the Lord will comfort us. Ito ulitin ko po, from Isaiah chapter 66, verse 13. Ganito po ang sinasabi, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo ulit manalangin at tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord God. Patuloy po kaming nagpupuri, patuloy po kaming nagpapasalamat sa gabing ito, sa mensahe na iyong hinatid para sa amin, na tulad ng isang ina ay palagi kayong nariyan para sa amin, na kasama ka namin sa bawat buhay, bawat sitwasyon ng buhay na meron kami. Kasama po namin kayo, Panginoon, sa bawat pagkakataon na aming nararanasan, Lord God. Marami pong salamat dahil patuloy niyo kaming kinukomfort. Alam po namin, nakasama namin kayo. Lord God, I just pray, we pray, Lord God, na sa bawat sitwasyon ng buhay ay matandaan namin, maisa puso namin, Panginoon, na kayo'y kasama namin sa tagumpay man, sa kahirapan man, Panginoon, ay nandyan kayo para sa amin. Hindi lang kayo basta nakatingin, hindi lang kayo basta nag-aabang ng kung ano magiging resulta ng mga bagay-bagay sa buhay namin. Pero Lord God, alam po namin na sinasamahan niyo kami. Lord, nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat isa. Sa mga tao, sa mga kasama namin sa iglesia, nakiki-worship ngayon, Panginoon, continue to strengthen us, Lord God. Continue to comfort us, Lord God. Continue to bless our hearts, Lord God, na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng buhay, makita namin yung kabutihan mo. Sa lahat, Lord God, ng mga ginagawa namin, Panginoon, ay may lugod kayo, maging pagpapala kami sa ibang tao, Panginoon, mula sa mga simpleng bagay hanggang sa malalaking bagay na kayang namin gawin para sa iyo, Lord, ay magawa namin, Panginoon, na may pagmamahal, Lord God. Nawa, Panginoon, yung pag-comfort mo, yung pagmamahal mo bilang isang ina ay mag-manifest sa buhay namin, mag-manifest sa buhay ng ibang tao, Panginoon, at makita po namin ang kadakilaan mo. Marami pong salamat, Lord God. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin ngayong gabi. And continue to bind us with your love, cover us with your Holy Spirit and with the blood of Jesus. And I pray, Lord God, na wala pong sino man, Panginoon, ang magkakaroon ng sakit sa panahon na to, Panginoon. We pray for healing for those people na may sakit naman, Panginoon. We pray for healing. Alam po namin na you are our great healer, Lord God. Continue to bless our hearts, bless our families, bless our church, Lord God. And sa bawat ministeryo na mayroon kami, ay maging mas maging pagpapala ito. I-level up niyo, Lord God, ang aming worship sa kabila ng pandemic. I-level up niyo, Lord God, ang aming spiritual life, Lord God. At mas makita namin yung kabutihan niyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ito pong aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.